sabi ng batas, okay na. Only if you adhere to journalistic. Kung ang ginawa ninyo sa amin, it's tough, ah, swinding, not only me, but si Escudero, pati si ano, marami pa yan. Inutso ninyo, putang ina, harapan, magkulikta kayo, tapos istapa ninyo kami. Oh, so, I will file a complaint. No need to renew it. But to operate is something else. So I will point this out. Yung basura ninyo, then we'll see. Wait, sir, just to clarify, you're going to block the renewal of franchise of ABS? Yeah, pag committing a crime. So you're gonna block their... Yes! Kung ganun ka na, ano, you are engaged in swindling. But all you know, ilang kumpanya dito na nabayad na hindi ninyo pinalabas. If you operate an ABS-CBN, tapos manluloko lang kayo ng tao, mag-swindling kayo, I have to stop you. Di ba? Eh kung manluloko, anong gawin ko? Alam nyo, pag ang isang tao or kumpanya or television network inakusahan na magnanakaw, napakasakit ho eh. Si President Duterte na humismo nagsabing magnanakaw, sino magnanakaw? Eh sabi niya ho, ABS, hindi ako. Eh yan ho eh, nasabi niya nung Biyernes. Masakit ho na pag ikay inakusahan ng Pangulo na magnanakaw, eh ninakaw mo yung pera ng malilit na tao at nangutang ka sa bangko ng gobyerno, pagkatapos hindi mo binayaran 1.63 billion pera ng gobyerno mula sa puwis ng tao. Yan ay ito ho yung sabihin na ho, DBP is a government-owned and controlled corporation. 1.67 billion ang utang daw ho ng mga Lopez's group of company. Mawalang galang lang ho, ano? Sa akin ho kasi, statement of fact ho to eh. Pag ikay tinawag na magnanakaw, masakit ho yan eh. Kukunti lang man, kasi wala akong sa presidential debates, every intermission, mayroon silang mga side slides dyan. Ako wala. Kasi wala man ang pera. At meron akong pera, binigay ko sa ABS-CBN, palang sabi ko may nag-contribute sa akin na malaki for the first time, makabayad ako sa ABS-CBN. Tinanggap ng pera ng ABS-CBN. Si Gabby Lopez. But they never showed it. Alam mong ginawa kayo, mga putang ina kayo? Ikaw, Gabby, inuna mo pa yung advertisement ni Trillanes na hindi ikaw. Pinaninaan ako ng mga bata pag doon, ayon si Duterte, killer. Sa batas, there was an injunction na hindi pwede yan kasi bawal gamitin mo ang bata. And yet, pumunta talaga kayo, went ahead with the show, and made it public. Yung 2 billion ko na kulgot, hanggang yun nasa inyo pa. Now, tell me kung bakit hindi ako magalit sa inyo. Ngayon, kung gusto ninyo talaga hanggang ngayon, kasi yung net talk ninyo, hindi naman kami pinapansin, hindi ko naman kailangan, hindi na ako tatakbo mga ulol. Pero putang ina, pag narinig ko yan, every crowd, sabihin ko yung ABS-CBN yan, pera-pera lang na dyan. Pera-pera yan sila dyan. At kalakas ng loob ng mga putang inang muka, ako, marami kami, Jesus Godero. Sila tanggap ng tanggap, putang ina mo, niloko ninyo kami. Marami kami, hindi lang ako. Kaya kayo, hindi ko kayo palusutin. Yung franchise ninyo, matatapos. But let me ask you questions first. Kasi ako talaga mag-object na ma-renew kayo. Alam mo bakit? Magnanakaw kayo. Estapador. Ginawa ninyo sa amin, marami kami.
Kaya before you answer yung mga commentators ninyo, kindly review the records sa network. Mukha kayong pera lahat. Mga putang ina ninyo.